I'm Zoren. Hi, Zoren. Thank you so much for coming to see me. Well, I'm having goosebumps, you know. Yeah. Kasi ikaw yung talagang everybody likes you for who you are. Oh, wow. Yeah, thank you. Especially, syempre, taga-showbiz ako. And we love producers who produce movies like this one. Yeah, I'm a crazy producer. Mm-hmm. I'm trying to come back again. Dati kasi may experimental cinema of the Philippines. So, yes, nakapagawa kami ng mga big movies. Correct. Like Himala and Oro Plata Mata. So, that was the biggest, most mahal movie during its time. It was quite a statement coming from Ilocos Norte Governor Amy Marcos, who in the 80s held office as the Director General of the Experimental Cinema of the Philippines. Masasabi niyo ba yung indie films ngayon, parang yun ang katumbas? Not money-wise, yeah, of but course. Yung pagka-experiment niya. Oh, tama. Yung pagka-experiment, yung in the sense na mapoproduce mo, yung kung tutusin, hindi ipoproduce ng commercial producer. Bawal yung formula, bawal yung sobrang mahal na artista, dapat yung mga character actors. Actually, nagugulat nga ako sa Himala eh, kung tutusin, dahil parang ginawa namin kasi we wanted to do something nakakaiba, that was very, very Filipino. Hindi ko akalain na decades down the road, pinapanood pa rin sa schools. Akala ko, gagawin mo lang to prove a point na, okay, it can be done, we can make a Filipino film. Pero up to now, pinapanood pa rin, kaya natutuwa naman ako, nakataba na rin ng puso. Yung Oro Plata Mata sa 17 million noon, saksaka na ng mahal. Tapos lahat nagagalit sa akin noon, bakit si Peke Galiaga na hindi pa nakakapag-direct, magdi-direct ng pinakamahal na pelikula sa Pilipinas at that time. Eh, sabi ko, paano, tignan naman ninyo yung material, kaya ba natin yan? Naintindihan ba ninyo yan? Wala naman kami nakakaintindi. Wala naman nakakaintindi ng Bacolod, na pre-war kundi si Peke. So sabi ko, I think if that's the winning material, you'll have to give it to him. There's no other director. Hindi nyo naman pinagsisihan, hindi ba? Hindi ko naman pinagsisihan. Oo, kasi hanggang ngayon, Oro Plata is Oro Plata. Yeah, mata, it's still a classic film. And I'm really, really surprised. Kaya, okay na rin. So it proves siguro one thing, that maybe hindi ka kikita in the next half an hour or even in the next screening. Pero over time, as it gets shown as a quality film, kung hindi ka man kikita sa bulsa, at least, you know, tataba talaga puso mo dahil pinag-aaralan. Marami nga silang mga meaning na nakikita na hindi namin alam eh. Ang kanyang muling pagpasok sa industriya sa pamamagitan ng indie movie na Pintakasi ay talaga namang inaabangan dahil sa hindi maitatagong pagmamahal niya sa showbiz. It's very interesting. At the end of the day, I guess you really want to communicate, whether it's politics or it's filmmaking. Kahit anong ganda ng message mo, pag hindi ka naintindihan ng audience, wala rin, di ba? So it's really important to communicate. And tinatanong nga sa akin, bakit animation, special effects, bakit hip-hop, napakalayo, di ba? Eh, sabi ko kasi, pag hindi ka nakapag-communicate sa lingwahe ng bata o lingwahe ng mahihirap, hindi ka mapapakinggan at hindi makatotohanan eh, kasi naririnig mo yan sa kalye talaga. Tama. Minsan ding sinubukan ni Governor Amy Marcos ang umarte sa harap ng kamera. Kaya naman marami ang nagtataka kung bakit hindi sinundan ng kanyang panganay na anak ni si Borgie ang kanyang yapak. Ang corny ni Borgie, ayaw mag-artista nun eh. Ewan ko ba lang sa isa niyo, tapos binubuli ko nga eh. Sabi ko, uy, papagamit ka naman. Eh, ayaw ko lang eh. Kung minsan lalabas, tapos wala. Si Georgina, masipag yun ang magaling mag-tweet. Yun ang marunong talaga. Up to date ang Georgina. So boto kayo kay Georgina, ganun ba? Okay naman si Georgina, she's so funny. Binibiro nga ko namin eh, kahit mukha siyang Inglesa, actually she's Ilocana. Kasi di ba she has a maternal grandfather from La Union, who's really, really Ilocano looking, kaya binibiro nga namin. But she's very popular also sa amin dahil nga masipag nga mag-tweet, kaya magsimula ka lang mag-tweet. It was an honor to meet Governor Amy Marcos, na isa sa mga maituturing na haligi ng dekalibring production sa showbiz. Well, ma'am, ano ang message niyo sa ating audience para sa inyong latest? Okay, please come and watch Pintakasi dyan sa Robinson Galleria at 6 o'clock mamaya. Manood na kayo kasi maliit lang yung cinema, medyo siksikan. Pagkatapos sa the next 3 days, may palabas rin. Alright, thank you po. Thank you so much.
Okay, ang ganda ng interview mo, ah. Oh, thank you. So, mamaya, kita kasi sa Robinson, di ba? Walang ka-stress-stress yung panayam mo. Yeah, ma-ano siya, kahit whatever time, you throw. First time mo ba na-meet? First time ko. Nung dumating siya sa room, mararamdaman mo. May presence. May malaking dumating. Alam mo yung hanging. Ay, pangalan. Napawaw. Oh, alam mo, pangalan, kahit sa Bulgar, di ba nagkakolong si Governor Aimee Marcos doon, talagang makikita mo yung atake niya. Ang gaan-gaan at saka nakakabira siya sa satirikong paraan. Alam, hindi diretso pero talaga bumabanat. Saka sa Pintakasi daw, parang may mga bagets dyan. Sabi ko, ba't mga bagets ang kinomo? Kasi daw gusto niya makasama ang mga bagets. Oh, para malaman niya kung ano na ro'ng nangyayari sa mundo ng mga bagets. Para di maging bagets siya. Sinabi nga niya, hip-hop daw siya. Hip-hop mom daw siya. Rugged yan. Kahit saan mo dalhin, sa totoo lang. Saka tanggapin natin ang katotohanan, Marcos pa rin siya. Tama. Parang parkada lang siya ni Borgie, di ba? Correct. Yes, ayun. All right. Okay. Aba, teka, sino yun? Ay. Wow, si Ruffa pala. Isang Diyosa. May Diyosa lumapag sa lupa. Naku, Zoren, ang laki-laki ko. Imposible hindi mo ako makita. But anyway, thank you very much, Steven Delosa for my makeup, Jeff Arumin for my hair, Eric De Los Santos for my beautiful jumpsuit I'm wearing today, styled by Aliana Martinez, Vero by Gladys Yang, and Joyce Makitalo, and Erickson Manalo for my accessories, Century Properties, Dr. Vicky Bello, Crystal Bello, Sexy Solutions, Fresh Look One Day Contact Lenses, Dr. Vivian Sarabia, Sarabia Optical, Dr. Steve Marcan, Sexy Solutions, and Fridays for the GCs, and of course, Italianis as well. Follow me on Twitter, I Love Ruffa G. And now, nako, ang biggest series na aabangan dito sa Kapatid Network in 2012 ay magbabalik. Ang Valiente, starring JC De Vera at marami pang iba. Please watch this. Drama at romance. Ito ang sangkap na bumuo at nagpasarap ng hapon ng mga manonood noong dekada 90. At ngayon, ibinabalik ng TV5 ang pangunahing teleserye na mas pakakaabangan at kapapanabikan ng ating mga kapatid. Ito ang pagbabalik ng Valiente. Si Gardo Valiente. Yan, isa akong mapagmahal na anak, hasyendero na... Basta father ko dito yung isa sa mga nag-umpisa ng Valiente, si Michael De Mesa. Tapos yun, best friend ko dito si Oyo, yung pamilya Braganza na magkakaroon ng konting alitan hanggang lumaki na lumaki, hanggang maging magkaaway na kami. Tapos yung kapatid ni Oyo na si Myla, gagampanan ni Nadine, magiging kasintahan ko naman. So dun mag-evolve yung story. So more on friendship, more on sa love, sa family. Ako si Teo Braganza, and mayaman, mabait naman, pero binibrainwash ako ng mami ko para maging masamang tao. Ako dito si Myla, isa akong Braganza. Role ko dito, isa akong ampon. So, ang kapatid ko dito, si Theo at saka si Leona. Love interest ko dito si Gardo, na si, bilang si JC De Vera. I play Leona Braganza, ang kapatid ni Theo Braganza, anak ni Trining Braganza, and obviously, I play the contravida role. Actually, not really contravida, pero the love triangle of JC and Nadine's character. To say that Valiente was a big hit in the 90s is an understatement. Kaya naman isang mabigat na responsibilidad ang nasa kamay ngayon ng bagong henerasyon na gaganap sa papel na pinasikat ni Michael De Mesa, Tirso Cruz III, Glenda Garcia at Maris Ricketts. Siyempre masarap yung feeling dahil naging parte ako nung Valiente na tumagal ng 5 years. Tapos ngayon, inuulit na naman namin. Tapos yung mga gumana pa dati, mga solid din talaga ng mga artista. Dito, more action. Talagang yung character namin ni JC, yung talagang makikita mo talaga yung pagkakaiba. And walang naiiwan, lahat ng characters umaangat. Super happy and actually super pressured. I'm super pressured na sana ma-deliver ko, I bring justice to the role, and yun, na sana Direct Joel be proud of me. Actually, wala naman masyadong preparation. Siguro yung preparation, dahil ang role ko dito, simpleng mabait eh. All the way, ganun lang siya eh. Pero, sobrang honest siya. Yung kung anong gusto niya sabihin, kung ano yung nararamdaman niya, it really shows, ganun. Very excited ako.
at the same time, very pressured din dahil sinubaybayan talaga ito ng tao. Kahit naglipat-lipat siya ng network, immediately sinundan siya ng mga viewers talaga. So, nakakakaba para sa part na minioyo na ipapasa sa amin. Although, alam naming napakahirap talaga nung palabas na to. Alam namin na pinaghandaan talaga to ng TV5. Alam ng buong staff, even yung mga directors, na lahat kami ready para dito. So very excited ako na gawin. Mas ma-aksyong eksena, mas matitinding drama, at mas mga nakakakiliting tagpo. Ito ang inyong dapat abangan sa pagbabalik ng Valiente dito lang sa TV5. Next Take, pinanday ng panahon. Sa kabila ng mainit na pagtanggap ng kanyang malaking pelikula sa Metro Manila Film Festival, Senator Bong Revilla di pa rin mapigilan maging emotional dahil sa trahedyang naranasan ng kanilang pamilya. Abangan ang mga kanyang mga naging pahayag tungkol dito sa Caught by Cristy. Here Comes the Bride. Sa sobrang pagmamahal sa isa't isa, Angelica Panganiban handa na nga bang magpakasal kay Derek Ramsey dahil pareho na nilang gusto magkaroon ng baby anytime soon. Abangan!